guys, papunta ako ngayon dito sa 7-Eleven. So magsesend tayo ng parcel through cash on pick up. Ayan, gagamit tayo ng car. Carousel, ayan. So, nandito ako sa 7-Eleven. So, syempre, bago tayo mag-start, huwag mong kalimutan mag-like and mag-subscribe. Hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So, guys, ituturo ko sa inyo kung paano tayo magsasend ng parcel sa 7-Eleven through cash on pick up. Ayan. So, syempre, gagamit tayo ng carousel. And, syempre, shoutout muna sa mga nagturo sa akin. Dahil talaga namang hirap na hirap din akong makuha kung paano ang gagawin sa carousel na to. Ayan. So, cash on pick up yung gagawin natin. Ayan. So, pero 7-Eleven lang ako meron. Hindi ko pa kasi alam kung paano sa Family Mart. Ayan. So, ituturo ko sa inyo kung paano yung gagawin natin. Sa mga hindi pa po alam. Ayan. So, since dati hindi ko pa rin alam. So, ngayon, isishare ko na rin kung ano yung natutunan ko. So, ayan. Meron ako ditong dalawang cellphone. Isa sa buyer and isa sa seller. So, dito sa seller, dito natin ilalagay yung bank account natin. Yung details natin, yung email account natin, dito natin ilalagay yung original email account natin or yung active na email account, dito natin ilalagay kay seller. So, dito papasok yung mga bayad ng ating mga customer. So, dito sa kabila, kay buyer na cellphone, so, maglalagay din tayo dito ng Gmail. Ayan, pwede kayo mag-create ng email nyo or Gmail, madali lang naman. So, yun ilalagay nyo dito. Basta dito kay seller, dito nyo ilalagay or dito nyo i-attach yung inyong bank account. Ayan, so mag-start na tayo. Ayan, so kung napapansin nyo, meron akong parehas na carousel. So, itadownload natin yan si carousel sa Play Store. Tapos, kailangan, pag mag-encode na tayo, ipe-prepare nyo yung details ng ating mga customer. So, kukunin nyo yung 7-Eleven na resibo nila. So, ito yung 7-Eleven na resibo kasi kailangan natin yung 6-digit store number or yung 6 number. Ayan, so ito sa baba, ito yan. Ayan, ito yung kukunin natin para dito isa-send yung mga parcel nila. So, kailangan ito double check nyo pag nag-encode kayo kung tama para tama yung destination na pupuntahan ng parcel nila. So, kunin nyo yung name, number, and ayan, itong resibo. So, ayan, mag-start na tayo. For example, mag-send ako ngayon ng parcel. So, meron akong customer or meron akong buyer na bumili ng mga leggings shorts. So, kapag mag-encode tayo, mag-listing muna tayo sa ating seller. So, kahit anong item, picturean nyo, tapos i-upload natin dito kay carousel. For example, ganito. So, dito tayo kay seller. Ayan. So, i-click nyo yung carousel. Ayan. So, kapag na-click nyo si carousel, lalabas dito ang ating profile. So, ayan. Ayan. Ganyan yung makikita nyo. Ayan. So, ito yung profile ko. Ito yung aking original. Ayan. So, ayan. Tapos, i-click nyo pag mag-listing kayo. So, i-encode kasi natin yung order ni customer. So, i-click nyo lang tong cross na yan. Tapos, kumuha kayo ng item na pwede nyo i-upload. Tapos, ilagay nyo yung price. So, pipilapan nyo yung mga ipapakita dyan kung ano yung mga ilalagay natin. So, for example, maglalagay ako ng ito. For example, ito lang. Example lang yan. Tapos, in-X nyo. Ayan. So, ito yung pipilapan nyo. Nakalagay dyan, choose category. Ayan. So, maglalagay kayo dito. For example, dito sa akin, women's fashion. So, bags and wallet, shoes, tops, skirt, accessories. So, dito ako sa accessories. Sasagutan nyo lang yan kahit anong ilagay nyo. Tapos, name your listing. So, ilagay ko dito ay, ayan, yung pangalan ay Ellie. L watch. Tapos, ayan, condition po. Siyempre, ilalagay nyo palagi is brand new. Ayan, tapos, iakit nyo. So, scroll up nyo, lagay nyo yung price. For example, ako, ang price ni customer na babayaran is 740. So, dun sa total na yan, huwag nyo isasama yung shipping fee kasi automatic nakalagay na yung shipping fee dyan. So, yung price ni buyer is 740. So, mag-add pa siya ng additional 60. Nyo le, pila kayo describe kung ano yung gusto nyo ilagay dyan sa description ng inyong item. So, for example, ano bang mga ilagay natin? Ano bang? Ayan, depende sa inyo kung anong gusto nyo ilagay na description. Lagyan na lang natin. Ayan na lang. Ilagay ko ha. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Ayan, ilagay ko na lang is the quality. Depende na lang sa inyo kung anong gusto nyo ilagay dyan. Tapos, ayan. And then, scroll up nyo lang. Dito nakalagay sa baba, mailing and delivery. So, i-click nyo yan.
click nyo lang yan. And then, magli-list it na tayo. So, ayan, nakalist na. Ayan, so ito yung makikita nyo. Yan, tapos makikita nyo dito nakalagay successfully listed. So, ito na yung item ni buyer. So, nakalagay dito view listing and share. So, huwag nyo i-click yan. Tapos, after nyo dito kay seller cellphone, pupunta na tayo kay buyer. Ayan, so dito na tayo maglalagay ng ating kukunin natin yung, kunyari bibilhin natin yung in-upload ni seller. So, punta tayo kay carousel ulit. Ayan. Tapos, ito na yung aking isang carousel. So, ito yung kay buyer. So, gumawa lang ko ng Gmail dyan or ng email. So, i-click nyo yung me. So, yan yung nakalagay. Tapos, punta kayo dito sa about. Ayan. Pag pumunta kayo dyan sa about, i-click nyo yung following. So, yung following nyo is yung si seller. So, lalabas dito si seller. I-click nyo yan, profile niya. Tapos, makikita nyo yung in-upload niya. So, eto yan, eto yan. So, 1 minute ago, i-click nyo yan. Eto na yung binili ni buyer. So, ang price niya is 740. Tapos, i-like na, i-heart natin. Pag na-heart nyo yan, quick buy. Ayan. So, kapag na-quick buy nyo, dito na tayo magpa-place ng order. So, makikita nyo dito, ayan, order request. Ayan. So, nakalagay dito, delivery, syempre, 7-Eleven. Tapos, ilalagay natin dito yung address. So, i-click nyo yan. Ayan. So, nakalagay dito, ilagay nyo, edit natin kasi pag mag-encode kayo ng bago, i-edit nyo lang. Tapos, ayan, nakalagay dyan, Mariel, yung dati. So, mag-encode ako ng bagong pangalan. So, ilalagay ko ang pangalan ni Jeneline. Ayan. Jeneline. Ayan. So, tapos yung CP number niya, kailangan tama guys at baka hindi niya ma-receive kasi yung 3-digit yung kukunin dyan. So, lagay natin yung kanyang cellphone number. So, ayan. Ito na yung kay, ayan, yung details ni buyer. So, dito nakalagay, pick up store. Ayan, i-click nyo yung pick up store. Ayan. Tapos, ito yung lalabas. So, i-click nyo tong 7-Eleven. May nakagay dyan na 7-Eleven. I-click nyo yan. Tapos, dito nyo i-attach sa baba. Ayan, dito. Dito nyo i-attach yung 6-digit number. So, ito yan, yung number na to. Ayan. So, ilagay ko ang number niya, 991-296. Kailangan tama, 991-296. So, i-double check nyo guys. Tapos, i-click nyo to. Yan. Tapos, ito yung makikita nyo. Ito yan, sa baba. Siyempre, hindi natin nyo maintindihan kasi Chinese. Pero, yan yung address nila. So, i-click nyo ulit yan. Tapos, ayan, may map. So, hindi naman natin yan makikita. Tapos, i-click nyo to. Yan. Pag na-click nyo yan, ito na yung lalabas. Ayan, kailangan nyo dumag-present ng ID. Ayan, ganyan. So, pero karamihan naman, pag cash on pickup is yung number lang yung kinukuha. So, yung 3-digit o yung last 3-digit number yung nakukunin. So, i-click nyo yung green na yan. Tapos, ayan na yung details niya. I-check nyo guys. So, nakalagay dyan yung store number, yung 991-296. Tapos, kung kailan yung in-encode. Tapos, ito yung i-click nyo. Ito, yan. Click nyo yan. Tapos, ito na tayo. Dito na tayo mag-save. So, i-save nyo yan. Tapos, kapag na-save nyo na, mag-back kayo. Back. Ayan, magpa-place na tayo ng order. So, pag nag-place tayo ng order, i-click nyo to, yung address. Tapos, kuhain nyo to, i-tap nyo lang yan. Makakopy na yan. So, nakalagay na. Ayan. Ayan na yung bago nyo na-encode. Tapos, i-check nyo mabuti yung number 0984. So, i-check nyo mabuti yung last 3-digit. Tapos, makikita nyo dito yung payment details. So, yung payment details, ang nakalagay ay 740 NT. So, i-place nyo yan ng order. Place order. Ayan. So, nakalagay dito. Make sure your address is correct so that your item will reach you successfully. So, kapag okay na, confirm. Ayan. So, naka-order na tayo. Ito yung makikita nyo. Ayan. Order details. After nyo yan, pagkatapos nyo kay buyer cellphone, so, punta ulit tayo dito kay seller. Ayan. Dito na tayo mag-delivery. Ayan. So, punta tayo dito ulit sa carousel. And then, makikita nyo dito sa notification, nakalagay na dyan. Ayan. I-click nyo lang yan. Tapos, makikita nyo, mayroon ng bumili ng bagong item. So, ito yun siya. So, i-click nyo yan. Ayan. So, kapag mag-start delivery na tayo, ito yung makikita nyo, guys. I-click nyo lang yung start delivery. So, nandito yung details niya. Order details. So, i-click nyo lang yan. Start delivery. Kapag mag-send na kayo, i-click nyo lang yung start delivery. Ayan. So, ito na yung details natin. Details naman to ni seller. So, nakalagay yung name, cellphone number, yung Gmail. And then, syempre, nakalagay dito, generate shipping code. Nakalagay na dyan ang shipping fee. Tapos, kukunin natin yung code na ibibigay ni carousel. So, i-click nyo lang yan.
Tapos, ito yung makita nyo. Ayan, requesting for e-invoice. So, by continuing. Ayan, basta yan. Tapos, i-click nyo yung accept. Ayan. So, kapag na-click nyo na yan, ito na yung lalabas dyan, guys. Ito yung kukunin nyo. Ayan, nag-blurred. Kukunin nyo yung, ayan, yung naka-highlights na yan. Ilista nyo para hindi kayo magkamali. I-double check nyo, guys. So, ayan, ito yung nakalagay dyan. Ito yung kukunin nyo. Ito kasi ito yung ilalagay natin sa 7-Eleven mamaya or doon sa Yvonne machine. So, ilista nyo para hindi kayo magkamali. Kagaya ko, ayan, nakalista. Tapos, para encode na lang ako ng encode. So, ayan, ilista ko na 7417033862800. So, ayan, ganun lang kadali. Tapos, okay na yan. Back na kayo. Tapos, makikita nyo, naka-green na siya. So, ibig sabihin, nag-start na tayo ng delivery. Tapos, mamaya, i-send na natin. So, yun, ganun kadali. Tapos, and then, kapag mag-check tayo ng mga balance natin, guys. So, i-click nyo lang yan. And then, makikita nyo dito, balance. So, mayroon na akong balance. Ayan. So, makikita nyo dito yung mga pumasok. Kasi, 2 to 3 days bago nila makuha yung item. So, 2 weeks daw yan bago pumasok sa ating account. Tapos, ito yung mga na-send ko. Ayan, nakalagay dito, in progress. So, ito yung mga bagong nag-order. Pagka nakuha na nila yan, magkukulay blue. Ayan. So, yon. Tapos, complete. Ito yung mga nakuha na, guys. Makikita nyo dyan yung lahat ng mga na-pick up ng item. Ayan. Andyan yan. Nakalista lahat. Andyan. So, papasok lang yan sa account nyo. So, ayan. Ganun kadali mag-place ng order kay Carousel. So, diba dati hirap na hirap ako. Tapos, mamaya, pupunta tayo dun sa 7-Eleven. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya isi-send. Basta nakaprepare lang yung code nila. Ayan. Nakalista yung code ng aking customer. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo mamaya. So, ayan guys. Thank you. And sana masundan nyo yung aking tutorial. Ayan. Punta tayo sa 7-Eleven, guys. Yes, na-upload ko. So, ayan. Papasok ako sa 7-Eleven. Ipapakita ko sa inyo kung paano. Dati hindi ako marunong. Ngayon, marunong ako. Ayan. Punta tayo dito sa 7-Eleven. Nandito tayo sa Yvonne machine. So, ayan. And, dala ko yung mga item. Ayan. And naka-prepare na yung code na ilalagay ko. So, i-click lang natin to. Yan, box na yan. Tapos, eto. And then, eto uli. Nauna. Tapos, hanapin nyo yung carousel. So, ito yung kailangan natin. Ayan. So, pag-click nyo yan, ito na yung makikita nyo. Tapos, yung code na binigay ni carousel kanina. So, yun yung ililista nyo. Kukunin nyo lang and then itatag nyo dito. For example, ayan. So, magtatype ako ng kay Mariel. So, L, ayan, L414916157 26. I-double check nyo kung parehas. L419161 5726. So, kapag okay na, i-click nyo to. Ayan. Tapos, ayan, nag-loading siya. Ito yung makikita nyo and then i-click nyo to. Tapos, ito na yung details. Ito yung code. Tapos, yung name ko. Tsaka yung name ng receiver. And then, yung total niya. 200 siya plus 60 SF. Ayan, naka-attach na. Automatic na. And then, dito nyo i-click. Tapos niya, yan. Dito nyo makukuha yung... Ayan, ito yung code niya. So, i-sticker natin yan dito kay Mariel. So, pag na-sticker nyo na yan, babayaran nyo na yan sa 7 sa counter. So, ayan, ganun lang kadali. Basta.